Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Mayroon po akong dinadiagnose ngayon na charging system ng genset generator, welding machine. Nagdaang video po, nagawa ko na to, kaso nung nagpalit sila ng radiator, so nagkaroon po ng mali po yung pagka-connection nung pagbalik nila ng wiring. So mayroon po kasing diode dito na double diode lang po siya, pero isang package ito po siya. Kasi itong alternator na to, bali dinamo po siya na ibang klase na alternator. Parang ano po siya, single phase connection lang po siya. Bali itong dalawa lang po ang lumalabas na wire. Hindi tulad nung alternator sa mga sasakyan ay 3-phase yun. Pwedeng delta connection o kaya Y connection. Ito po ay dalawa lang siya. Ito siya. So ang diode niya ay dalawa lang din. Isang positive at saka isang negative. So ang mga terminals po nito kasi nakamodify po ito nung wineringan to. Mga nagdaang mga electrician na mga contractor. So ito po yung ginawa niya. Apat na terminals. Kaya pagbalik po ng gumagawa dito na naka-assign, hindi siguro niya nahibalik ng maayos yung positive at saka negative. So mali na po kasi itong terminals na to ay mayroon siyang negative power, positive power. At saka yung dalawa, yun po yung output ng charging system dito. So pag nagkamali po tayo na mag-connection dito ay ang sisirain po itong rectifier diode na ito. So ito po naglagay po ako ng panibago at hindi ko pa nga po naiayos ng todo kasi nga for testing. At itatry po natin to kasi inilagay ko na. So ito po, testing po natin. Isa pong palatandaan nito ay ang kung paano malaman na umi-start na yung charging system. Paanda rin po natin. Pag pina-under ko po to at i-disconnect ko siya, pag hindi po namatay, ibig sabihin nagcha-charge na yung charging system. So pa-underin ko po. So hindi po siya kumakarga. I-try po natin ulit. So paanda rin po natin kasi kanina namamatay siya. Yung connection po sa diode ay hindi po nakakonect ng maayos. So kaya namamatay po siya. So ibig sabihin nun, hindi kumakarga yung alternator. So kapag hindi po kasi kumakarga yung alternator na tinanggal yung battery, ay mamamatay po yung makina. So, paandarin po natin ngayon ulit at tatanggalin ko yung connection. Ito po, try natin ulit. Paandarin.
ibig sabihin po, yung diode na inilagay ko ay kumakarga na po yun. Yung ibig sabihin na hindi na po siya defective. Kasi nangangahulugan po, tinanggal ko yung isang negative power dito sa battery. Hindi po namatay yung makina. So, ang diode po na yun ay okay po yun. So, kung defective po yun, hindi po ay mamamatay po yung makina once na tinanggal ko yung connection dito. Ibig sabihin po, mayroon pong nagsosupply dito sa actuator na to. Kasi itong actuator po na to, hindi po kailangan mawalan ng power supply to hanggat umaandar siya. Kasi kung mawawalan po ng supply, halimbawa po hindi kumakarga yung alternator, so ang mangyayari po pag tinanggal ko yung connection na to, mawawalan po ng power supply to, mamamatay yung makina. So since hindi po namatay, kahit po tanggalin natin tong connection dito sa battery, ang magsusupply po sa kanya ay yung alternator, kaya hindi po namatay yung makina. So sa ganun pong pagtitest natin ay sure po na 100% na ang charging system ngayon ay kumakarga na po. Hindi na po sira yung diode na inilagay ko, yung rectifier diode po na yun. Yung po ang ititesting naman po natin ay yung battery po dito. Pandirin natin yung makina. Pagkatapos tatanggalin natin itong connection dito, hindi po siya mamamatay. Pero once na tinanggal ko po yung connection sa alternator, mamamatay po yung makina. So itatry po natin ngayon para makikita po. Pandarin ko siya. Kita nyo po, namatay po siya kasi tinanggal ko po yung connection dito sa charging system. So consider po siya na hindi po siya makapag-supply doon sa actuator po ng fuel line supply po. Nakakat niya dahil wala po siya may ilagay na kuryente doon. So mag-o-open circuit po doon dahil disconnected po tong charging system dito. So ito po yung nangangahulugan po tayo na ito po buo po to. So ganun lang po ang mag-testing ng iyong sasakyan kung kumakarga po ba siya o hindi. Parehas lang po ang proseso nito, yung sasakyan at saka itong genset generator na po na itong ginagawa ko na to. So ito po, tingnan nyo, umaandar siya kahit na natanggal siya kanina. So namatay lang po siya dahil nung dinisconnect ko yung connection sa alternator. So ganun na lang po yung gagawin ko. Bali, ikukunik ko na lang po ng maayos yung mga connection ng diode dito. Itong diode po na to ay dalawa lang po, negative at saka positive. Yung sa mga sasakyan po kasi anim po yun, tatlong negative, tatlong positive. At yung 3-phase connection po yung lumalabas doon sa alternator. Either Y connection or Delta connection. At ito naman po ay single phase lang po to. Dalawang wire ang lumalabas. At dalawang diode, negative at saka positive. So paalala lang po, kung mangyari po yung ganito sa inyo, pinakamaganda po ay... Ipicturan nyo po yung bago kayo mag-disconnect ng mga connection.
para hindi po kayo maguluhan, lalong-lalo na po kung hindi nyo naman kabisado yung mga pagtatanggal ng mga wiring. Pinakamaganda po kung mayroon kayong picture at pwede nyo po maibalik ng maayos. Kasi ito po nangyari, baliktad po yung connection. Nagkamali po yung gumawa nito. So, hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.